Dadagdag na rin ang buhol sa mga magbubukas ng turismo kasabay ng pagbaba ng COVID-19 cases sa ilang lugar. Nagbungkahi naman ng Metro Manila Council na i-extend na hanggang December 31 ang GCQ status ng Metro Manila. Narito ang unang balita. Dahil sa epekto ng bagyong Kinta, hindi na muna tatanggap ng locally stranded individuals at mga umuwing OFW ang Oriental Mindoro hanggang November 11. Ayon kay Governor Humerlito Dolor, kailangan munang tutukan ang pag-aayos sa mga isolation at quarantine facilities na nasira ng bagyo. Naghahanda rin ang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Rolly. Bubuksan na rin sa mga turista ang probinsya ng Bohol simula sa November 15. Ayon kay Bohol Governor Arthur Yap, kasama sa mga requirements ang negative results sa RT-PCR test na kinuha sa loob ng nakalipas sa 72 hours o 3 araw. Bawal daw ang do-it-yourself o kanya-kanyang tour. Mayroon daw guided itineraries na maaaring makita sa tourism website ng Bohol LGU. Nagpaalala naman si IATF Chief Implementer Carlito Galvez sa publiko na huwag magpakampante at patuloy na sundin ang health protocols. Yan ay kahit patuloy na raw ang pagbaba ng bilang ng COVID-19 infection sa Metro Manila. Kung noong Agosto raw ay nasa 20,000 ang mga active case, ay nasa 4,000 na lang ito ngayon. Bumababa na rin daw ang mga kaso sa Region 4 at Region 3. Inirerekomenda naman ng mga mayor sa Metro Manila na ituloy-tuloy na ang GCQ hanggang matapos ang taon. Ayon kay Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares, ito ay para mapigilan ang pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino.